Good day mga ka-iPro! Welcome po sa Tanungan Session. At ito po ang ating tanong for this video. Sir, baka may alam kang additional passive income aside from digital banks, stocks, and dividends. Or kahit hindi po passive, yung pwedeng pagkakitaan while may full-time na job. Need lang po ng additional na cash para sa expenses. So nagkukulang ang income nito, sir. Ah, okay. Ano po yan? Meron. Kung passive income, meron. Ano? Nga lang, hindi, for me, hindi nagmamatch yung tanong niya doon sa gusto niya, sa situation niya. Kasi ang gusto niya is passive income na pang expenses sa bahay. Which is mahirap. Okay. Kasi ang expenses sa bahay ay fixed. Buwan-buwan merong expenses sa bahay, tama? Pero ang passive income sources, hindi mo po pwedeng parang maging ATM yan na buwan-buwan na merong dadating sa'yo. Tama? Meron akong alam? Meron. Pero kung passive income po ang hanap natin and ang gusto natin is monthly, medyo kinakailangan natin ng malaki-laking ano dyan, malaki-laking kapital. No? Kasi yung mga investments po na magbibigay sa inyo ng passive income na buwan-buwan, ang i-expect mo lang dyan na ROI, yung mga medyo high risk, is maybe around 1% to 3% per month. Na po pwede kang doon mag-withdraw buwan-buwan. So, magkano yung pangangailangan natin na expenses sa bahay na tinatanong niya, no? So, kung additional na 10,000 pesos yan, at 1% yung kinikita noon buwan-buwan, or sabihin mo na 3% para mas malaki-laki ng kaunti, no? Kung 10,000 yan, 3%, so around, magkano yun? 350,000. So, meron ba tayong 350,000? Nakikita siya ng 3%, which is 10,000 na pangdagdag doon sa expenses natin sa bahay, no? So yun po yung tanong. Kasi katulad nga ng sinabi natin kanina, pagdating po sa mga passive income sources, no, ang importante kasi sir sa passive income, kaya yan lumalaki ay dahil sa compounding factor. No? So ibig nitong sabihin, hindi naman compounding ay araw-araw nagko-compound katulad ng mga scam. 1% daily compounding, ganun, no? Or kung anumang compounding siya, hindi naman eh. So normal sa mga investment na 12 months, sabihin mo na, pinakamababa na yun. Like yung Pag-ibig MP2, no? na parang nakita ko, na sinabi niya dyan. No? Pag-ibig MP2, na taunan nagbibigay. Taunan na nagbibigay ng 7%. So ngayon, kung ang kailangan, work back nyo na lang. O, halimbawa, Pag-ibig MP2, magkano yung interest? 7%, sabihin mo na. No? So kung kinakailangan mo ng 7,000 sa loob ng isang buwan na extra income mula sa Pag-ibig, kailangan mo mag-invest sa Pag-ibig ng 1 million. Tama ba? 7% ng 1 million ay 70,000. 70,000, divide mo ng 12 months, so around 7,000 sa loob ng isang buwan. So 1M ang ilalagay mo sa passive income source na 'yon. So hindi lang po siya nagma-match. Kung ang hanap natin is passive income and yung monthly expenses na meron tayo. So kung tayo po ay may full-time na trabaho and ganito na parang monthly kinakailangan natin yung pera, eh tanungin niyo po 'yung sarili ninyo kung meron ba kayong oras na kayang ibigay para dun sa mga side hustle, sa mga side income na mga po pwede. Yung mga pagbebenta sa online, kahit na yung mga simpleng GCash na business, di ba, na nasa bahay. Diniscuss po natin yun doon sa kwentuhan session natin, no? Sa Facebook page po ng iPro Cooperative. So kung nunod po kayo dito, punta po kayo sa Facebook page namin. Makikita nyo po sa kwentuhan session doon, no? Dahil yung mga ka-iPro po natin ay yun yung mga negosyo nila, no? Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. So yung mga ano, yung mga businesses na mga maliliit na pwede mong simulan, na po pwede mong i-leverage. Yun na lang sir yung ano, that's the only way. Or magbenta ka online, di ba? Yung mga bibilin mo ng mas mura and then ibebenta mo sa online, kailangan mo pa rin siyang bigyan ng time. Pero kasi kung ang gusto natin is expenses sa bahay natin, which is fixed monthly, yun lang po yung paraan para makapagbigay sa iyo. Okay, so kung ang gusto naman po talaga natin is passive income, yes, meron din naman. Maraming options na kailangan pagpilian kasi dyan eh. So kung mas interesado sila doon sa passive income, message na lang po siguro sila sa iPro ko. Kasi maraming mga factors na kailangan i-consider dyan. Okay. Ang dami kasing mga, alam mo yun, yung medyo maling pagkakaintindi nila pagdating sa passive income eh.
No, pag sinabi mong passive income, ang dating sa mga normal na tao, yung fix yung kikitain nun. Tapos tuloy-tuloy. Mag-generate yon ng income tuloy-tuloy. Maliit lang yung puhunan. Ganun yung normal na ano eh. Yun ang hinahanap nila eh. Pero based sa sinabi mo kanina, sir, ang sabi mo kanina, ang passive income ay depende yan sa laki ng puhunan. Pangalawa ay yung kita niyan ay more on dun sa ano eh, sa horizon, gaano ba kahaba yung itinatagal ng investment mo. Kasi parang dun siya magpa-perform ng husto eh, dahil sa compounding effect niya. So, kung itong expenses kasi na, ang purpose ay expenses, naku eh, parang next month, andyan na yan, kagad. So, kaya yung advice mo rin na, why not, instead na passive income, ay active income. Di ba yung nabanggit mo nga kanina? Ayun, so may dadagdag ka pa, sir? Ala naman na. So yun po, dahil ganun talaga, di ba? So kung kinakailangan natin ng panggastos na talagang kinakailangan mo na talaga siya ngayon, walang magagawa. Kailangan mong bigyan ng oras, kailangan bigyan mo ng effort na para gawin siya. Kasi yun lang talaga yung mag-generate sa atin ng ano, sabihin na natin, instant gratification. Di ba? Dahil ang passive income, more on delayed yan. Bigla ko tuloy na isip, sir, yung ano, kung kailangan mo ng additional na income na 10,000 per month kasi nga meron kang nagkukulang ka na doon sa income mo, so kailangan mo mag-add ng income para sa expenses. Tapos meron ka palang 1 million na pang-invest para doon. Ba't mo ba in-invest yun? Di na actually. No. 10k yung additional na nagkukulang sa 10, nagkukulang ako ng 10k, kailangan ko kumita ng 10k. Teka, may 1 million ako, i-invest ko na lang para makumita ako ng 10k. So, hindi nagme-make sense. Oo, hindi nagme-make sense. Hindi nagme-make sense dahil oo, tama, hindi mo naman nakakailanganin yun, yes. Diba? Kung mayroon kang ganong kalaking pera. Pero tulad nga ng sinabi ni Sir kanina, o sa nakaraang mga videos natin na hindi kasi tayo scammer. Sinasabi natin kung ano yung reality, kung ano talaga yung totoo. While sa iba kasi, laging positive eh. Laging, alam mo, pagdating sa investment, ako, diyan kakikita ng malaki, ayaman ka dyan. Maliit lang yung kapital, pero ganito. So, ganito yung kikitain. Yan yung dahilan bakit sila na-scam. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. So, thank you! Thank you po sa inyong mga katanungan. Sa mga may questions po dyan, i-comment nyo lang po. Nang sa ganun po ay masagot po namin sa mga susunod po na video. Thank you so much. Thank you, Sir Chairman. Thank you po.